Urinary tract infection in children. Ano ito at paano maiiwasan? Hi, I'm Dr. Kat, a pediatrician and a mom. Ang urinary tract ay yung bahagi ng katawan kung saan dumadalo yung ihi palabas ng katawan. So, kasama sa urinary tract, yung mula sa dalawang kidneys, ureters na mga tubo kung saan dumadaloy ang ihi papunta sa urinary bladder or yung pantog, at yung urethra na dinadaanan ng ihi palabas ng pantog. Kapag nagkaroon ng mikrobyo or bacteria at ito ay nakapasok sa urinary tract, ito ay nagdudulot ng urinary tract infection. May mga cases din kung saan may nakabara sa urinary tract o kaya bumabalik yung ihi pataas sa ureters kung kaya't nagkakaroon ng UTI ang mga bata. Sa mga babies, pwedeng magka-UTI lalo na kung madalas na iiwanan na nakababad yung kanilang diaper na basa ng ihi o kaya ng pupo. Nagkaka-UTI din kung hindi maayos yung paglinis kay baby sa tuwing magpapalit ng diaper. Pagdating ng 1-year-old and above, mas mataas yung risk ng mga babaeng bata na magkaroon ng UTI. Sa mga lalaki naman, mas mataas ang risk ng UTI sa mga hindi pa natutuli. Ang UTI ay pwedeng may symptoms ng lagnat, pagsusuka, diarrhea, mabaho yung amoy ng ihi. May ibang mga babies, ang symptom lang nila is irritable sila, walang ganang kumain or dumede, o kaya ay matamlay. Sa mga older kids, may mga symptoms na sila ng UTI. Nagsasabi silang madalas silang umiihi, masakit pag umiihi, masakit yung tiyan, o kaya may dugo sa kanilang ihi. So, para maiwasan yung UTI sa mga babies at sa kids, ito yung mga tips. For babies, huwag hayaan na basa yung diaper. Palitan po nyo agad kung may ihi or pupo si baby. And then, linisin ng mabuti yung diaper area at isang direction lamang ang pagpunas. Mula taas, pababa lamang. Huwag po balit-balit pagka nagpupunas ng wipes o kaya ito ay pinupunasan. Patuyuin nyo muna ng mabuti by air drying or gamit ng dry tissue bago nyo siya suutan ng bagong malinis na diaper. For older kids naman, kapag ang bata ay marunong nang gumamit ng toilet, turuan siya na huwag magmadali sa pag-ihi para ma-empty ang ihi ng pantog. Kasi may mga cases po kami na yung bata, dahil nagmamadali siya na maglaro ulit, hindi empty fully yung kanilang bladder. So may natitira pang ihi sa kanilang katawan, kaya nagkakaroon ng UTI. Turuan nyo rin po yung mga bata na huwag magpigil ng ihi. Common po kasi naming nakikita din yung mga bata na kunwari nasa school, nahihiyang mag-may I go out, lalo na kung sila'y naiihi na, so pinipigilan nila. May mga bata naman masyadong nahuhumaling sa paggamit ng cellphone. So nakakalimutan na nilang umihi kahit na ihing-ihi na sila. So turuan nyo po silang huwag magpigil ng ihi para makaiwas ng UTI. Nakakatulong din ang pag-iinom ng maraming tubig everyday sa mga bata. Kung ang inyong doktor ay nagsususpecha na may UTI ang inyong anak, pwede siyang mag-request ng urinalysis at saka urine culture and sensitivity testing upang matukoy yung cause ng UTI at kung saan gamot ito, malaman natin kung saan gamot ito napupuksa. Ang gamot kasi sa UTI, karaniwan ay antibiotics, base of course sa rekomendasyon ng inyong doktor. Importante na tapusin ang recommended number of days ng antibiotics para maiwasan ang antibiotic resistance at yung pag-ulit ng UTI. And may cases din kasi na umuulit yung UTI sa mga bata. So kapag ito'y nangyari, dapat magpakonsulta po kayo agad upang malaman yung dahilan. Kasi nga, pwedeng ibang bacteria na ito o baka naman may resistance na yung bacteria na yon dun sa mga antibiotics na binigay. So yung ang inyong doktor po ay pwedeng mag-request ng iba pang test tulad ng ultrasound din para sa mga cases ng paulit-ulit na UTI. So those are some information about urinary tract infection in children. Kung may mga questions po kayo, comment nyo lang po below and try po natin sagutin. Muli, ako po si Dr. Kat, pediatrician and mom. Mag-ingat po kayo palagi.